para sa ating mamamayang Pilipino. Para iwas daya, dapat wais at alisto. Mainam maging mapagmatsyag at mapanuri tayo. Palakasin ang boses ng ating mga consumer. Dapat tama bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat. Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, kaya 1384. Ipalaganap karapatan at tungkulin, kaalamang tama sa consumer ibahagi. Tulay sa kaunlaran, kalakalan ay palakasin. Ito ang pagbabago para sa ikabubuti natin. Dapat tapat bawat presyo at serbisyo. Produktong pasado, lalo ang mga pangunahing bilihin. Ang kalidad ng mga produkto at serbisyo ay pangalagaan ng lahat. Consumer Act 7394, Product Standards 4109, for consumer care at iba pa, kaya 1384. Dapat tama, dapat tapat, mula sa DTI ito. Happy perfect morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim at extended po ang ating kwentuhang trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng Department of Trade and Industry dito sa Perfect Morning sa mga suki natin na nakikinig na sa Radyo 592.3 News FM, maging sa mga nagkatutok po sa atin sa ating FB page, saan man sulok ng mundo. Sana po'y maganda ang inyong araw at sana po ay tutukan nyo kami, samahan nyo po kami sa loob ng isang oras na namang kwentuhang trabaho, negosyo, consumer. Kung kahapon po na-enjoy nyo itong na nag-launch, okay, it will be launched today. Ano po, itong FAME Plus program ng Center for International Trade Expositions and Missions ng DTI. Ngayon nga po ay extended ang ating kwentuhan at bibisitahin naman natin ang Region 8, ang Eastern Visayas, mga kapatid. Pero bago po yan, pag-usapan din po natin yung mga pagbabago dahil po sa ating tayo nananatili sa general community quarantine. Marami na pong lugar nasa MGCQ na, pero patuloy po ang efforts ng DTI na mas maipagpatuloy po ng iba't ibang negosyo ang kanilang negosyo, ang kanilang pagpapalakad ng kanilang negosyo. So kasama po natin ngayong umaga, we'll be joined kahit na po sa sandali lamang para bigyan tayo ng update. Ayan, kasama po natin ang ating partner, Undersecretary Ireneo Boy Vismonte. Yusek Boy, good morning sa'yo. Good morning, Ms. Cheryl, at magandang umaga sa ating mga nanonood at mga nakikinig. Medyo maganda na po ang panahon ngayon. Kahapon yes, ay masungit at marami po tayong nakitang lugar na medyo nabaha at naapektuhan ng malakas na hangin. So sa lahat po sa ngayon at timpong dasal na sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Marami po tayong pinagdadaanan ngayon at kahit ano paman, alam ko tayo po ay mayroong resiliency na tinatawag para makaagapay sa anumang mga nangyayari sa ating paligid. Magandang umaga. Good morning. Oo, tayo mga Pinoy, sanay na tayo dyan. Isa tayo siguro sa isa sa pinaka-resilient na bansa, Yusek Boy. And yes, speaking of that, ay
yun lang pag sa ilalim sa atin dito sa quarantine, di ba't ibang quarantine yes. status sa bansa, I'm sure nakapag-cope na or nakapag-adjust na, nakapag-adapt na sa new normal ang marami po sa atin. Pero patuloy, yeah. sabi ko nga kanina, Yusuf Boy, patuloy ang efforts ng DTI na kahit mm-hmm. papaano ay kahit na nananatili tayo sa quarantine status ay mas mapaluwag o mas yes. Mabigyan din ng pagkakataon na may pagpatuloy ng ating entrepreneurs ang kanilang negosyo. Ano na ba tama ang changes yan. Or any development, yes. Yusuf Boy? Tama po yan. Ano, talagang tayo ay meron ng mukhang tamang kasanayan sa ating paglaban sa COVID. So, hindi siguro, nakikita natin talagang automatic na yung pagsuot ng mga face mask, face shield. Although meron pa rin tayong nakikita sa mga establishmento yung face shield nila nasa ulo nila. Anyway, magandang balita po rito ay sa mga dagdag po doon sa mga naibalita na natin ng mga nakaraan, ito po yung mga pwede na po yung full operation, ano? Marami na pong negosyo, no, na pinapayagan natin na full operation yung mga services. Pero lalabas po ngayong araw na ito, ito pong ating pagluluwag sa mga mall operation, ano? Kasama po dyan yung pagbaba ng mga temperature, papayagan na po yung wifi, at papayagan na po ang mall-wide sale. So, para po, tama po yung pagkadinig nyo. Papayagan na po natin yung mga mall-wide sale o kaya mga sale sa ating po mga mall. Ito po ay paraan po natin talagang para manumbalik yung confidence ng mga negosyante, ng mga consumer upang lumabas at mamili sa ganitong panahon. Ito po ay mahalaga upang maituloy ano, ito pong sigla ng ating ekonomiya. So yan po yung latest po sa atin at gusto rin po nating ipaalala na may malamang ay ito pong ating pong curfew ay malimit na lang sa 12 midnight hanggang alas 4 ng madaling araw. Ano? So ibig sabihin po ang mga tao ay papayagan na po nating medyo gumalaw sa mas mahabang panahon sa isang araw. At dagdag po dyan, yung mga pakiusap po natin sana sa mga employer na kung pwede ay magkaroon po ng staggered working hours. Ano? Simula siguro sa alas 7 ng umaga, may magre-report ng alas 7, may magre-report ng alas 8, may magre-report ng alas 9, alas 10, alas 11, o hanggang alas 12. Upang mapalawak po yung mapalapad yung pagkakataon na yung mascatter yung pagsakay nila sa mga public transport. Kasi alam po natin na may kakulangan pa po tayo gawa nga po ng ating one seat apart policy when it comes to mga transport facilities po natin tulad po ng LRT at mga MRT at iba po pong mga sasakyan. No? Including yung mga bus po natin. Pwede pong tumayo pero kailangan pong merong distansya pa rin sa bagitan ng mga mananakay. Mm-hmm. That's good to know, no? Talagang napaparamdam na natin sa mga kababayan. Of course, that's the new normal pero mas nararamdaman na natin yung nag-normal na talaga yung takbo ng buhay. Parang ang difference na lang talaga at talagang magiging bahagi na ng bagong normal natin, Yusuf Boy, ay yung hindi mawawala ang pagsusuot muna ng face mask at face shield. Yeah, pero other yan. Than that, tuloy na po course, tayo. Kahit na pinapayagan na yung mas maraming maaaring sumakay yes. sa ating public transport, ay nandoon pa rin gusto nating mapanatili yung distansya. At kung naman hindi naman punuan, eh tayo na po yung magkusang dumistansya. Diba? At saka yun ang I think this yun yung pinaka na-violate madalas yung physical distancing. I know it's hard mga kapatid pero isa po yan sa talagang malaking protection ninyo. Sa mga restaurants, no, maganda ngayon, ngayong mga makikita ka ng mga alfresco type, yung tipong isasara nila yung maliit na kalsada at ilalabas ng mga restaurants yung mga tables. Mas safe po yan, alfresco.
Mas gusto kasi natin, mga kapatid, di ba, ito ba ay ibinigay nyo ng direktiba sa mga restaurants na yung ventilation is very important na yes, hanggat maaari ay dapat may nakabukas na mga bintana or pinto correct. Ng restaurant. Tama po yan. Kaya kasama po yan doon sa tinatawag nating 7 commandments. Hindi ko alam kung na-i-announce ko na rito yung 7 yes, commandments yes. po natin. Yung pong wearing ng face mask, face shield, ito pong regular washing of hands or disinfection, yun pong ventilation sa mga establishmento, kahit po sa bahay. Ano? Kung naka-aircon po tayo, siguro from time to time, bubuksan po natin para makalabas po yung mga hindi naipit po o naipo na mga hangin sa loob ng mga enclosed establishment. Kasama rin po yan yung isolation po ng mga symptomatic. At ang mahalaga po yung no eating, no talking ano habang nasa public transport o kaya in enclosed establishment ano maliban lang po kung kumakain kayo. Pero kung halimbawang hanggat maaari wala po talagang kwentuhan at panatilihin po talaga nating ang ating face mask ay suot-suot po natin immediately after eating or kung kailangan po tayong makipag-usap kung maaari po suot-suot po natin ang ating mga face mask. So yan po yung mga ating mga paalala sa panahon po ngayon. Kahapon, I think it was yesterday or the other day kumain. Pangalawang beses kong kumain sa labas. Magmula nung pandemic, magmula nung lockdown, ano, pangalawang beses pa lamang. Isa din sa bago kong naobserbahan this particular establishment, naka-cart yung kanilang food. Tapos bibit-bit dadali nila na naka-cart. Pero you get your own food from the cart. Correct. Kayo po yung magsiserve. Oo, silbihan mo yung iyong sarili. Ang namimiss ng kamangkin ko, hinahanap-hanap sa akin, Yusek Boy, ay ang buffet. Sabi niya sa akin, kasi magbe-birthday siya ng end of the month. Sabi niya, are we gonna have buffet? Nako! Hindi ko masab... Pwede naman ang buffet ever since. Pwede naman po. Pero ang atin pong bilin ay... umaari, yung pong mga pagkain ay may cover at meron pong nagsaserve, hindi kanya-kanya kuha. No? So, kumbaga, in our parlance, turo-turo. Yung buffet po, yan, gusto ko niyan, gusto ko niyan. So, ganun pare. Pero setting po ng, ano, ng buffet. Para do you po, get monitor? Meron Boy, po tayong monitoring. Meron na bang hotels? Usually yan, nakikita mo sa hotels din, di ba? Yeah, yung mga meron na po mga hotels. Meron na po tayo. Nakita po natin may mga bukas na po mga buffet sa mga hotels. Ano? At yun po, even yung mga buffet sa malls, alam ko po, meron na rin mga bukas. Kung meron ma, kung halimbawa sarado man sila, it's not because they are not allowed, but because siguro yung business sense. Ano? Baka hindi pa po talaga napapanahon o kukunti pa po yung mga pumapasyal. So, pero ito, kailangan po siguro yung paalala po natin, yung tinatawag na yung announcement po ng private sector, ingat-angat. Ano? Mag-ingat po tayo para sa muling pag-angat po natin. So, makikita po natin yan sa ating mga nakikita natin sa YouTube, commercial, Facebook. Ito pong paalala po natin. We have to build that confidence sa atin pong mga lalong-lalo na yung paglabas-labas po no. Allowed na po kasi ang mga dine-in restaurant up to 100%. Pero tandaan po natin kahit 100% po 'yan ay kailangan i-maintain pa rin yung distancing at kung hindi man po ay kailangan meron po tayong mga tinatawag nating mga dividers or partitions para po yung mga parang salamin or acrylic between clients and customers. Oo. Ngayon yata pwede nang walang acrylic. Meron akong ilang hindi nakikita nga may acrylic. Pero napansin ko ay nagbawas sila ng tables para mas magpalayo. Di ba kasi sabi mo, Yusek Boy, 100% na eh, na pwedeng mag-accommodate. Siguro, I'm sure yung mga owners din ay gusto rin nilang ingatan. Hindi lamang yung kanilang staff, pero yung mga customers nila. So, para lang mas lumuwag or mas lumayo yung distansya ng mga tables, minsan nagbabawas sila ng around 10% para ma-rearrange nila dun sa punto na may distance enough from the other table.
Oh, napakaganda po ng nangyayari dahil yung consciousness po ng citizen ay maganda na po. I think ito po yung dahilan kung bakit ang data po natin ay gumaganda na. Lumiliit na po yung daily cases at napakaganda po nung yung active cases ay talagang lumiliit na rin. So ibig sabihin po niyan yung ating mga recoveries ay tumataas talaga. Mm-hmm. That's good to know. So, kompleto tayo? Siguro by next week, ang pag-usapan naman natin, hingi kami ng update dito yung mga pang-Noche Buena natin, Yusuf Boy. Sige, medyo sinasabi nila, di ba, may pagtataas. Tingnan po natin. Mas we'll monitor it next week. Ewan ko na akong countdown sa Pasko, pero malapit na yan. Magdadalawang buwan na lang. Oo, 2 months to go kasi it's already the 22nd. Yep. Oo nga, a little over 2 months. So, samantama, next week ay mag-monitor po tayo sa mga presyo. At speaking of yung mga sale nga, allowed na ang mga malls, ay perfect yan ngayong kapaskuhan. Again, ang pinapaalala sa atin, di ba, Yusek Boy, hanggat maaari, go local, buy local. Yes. Yes, yan po ang gusto natin. So, dito po ay pinapakita natin yan. Kaya po ito pong mga produkto ng iba't ibang bayan po natin, region, ay makikita niyo po rito sa atin sa trabaho, negosyo, consumer. At yan po ang atin. Hindi lang po, alala ko po, nung nakarang araw, nandito po ang Team China. So hindi lang po local, yung mga team natin sa ibang bansa ay nagiging bisita natin dito. And speaking of go local, buy local, sa akin pong pagbabalik, dahil si Yusek Boy ay madaming meeting, actually, nasa gitna po siya ng meeting ngayon, nagpaalam lang, may I exit ma'am muna si Yusek Boy sa meeting, pero sa atin pong pagbabalik, Yusek Boy, ang pupuntahan namin at ang bibisitahin at kukumustahin namin ay ang Region 8, ang ating kapatid dyan sa Eastern Visayas. Well, thank alala you, Yusek Boy. Kailan lang kanilang sinelebrate yung ano tawag doon, yung pag-landing sa Leyte, di ba? Naalala ko. Tama ba? Siguro makukonfirm natin yan kay RD Sela. RD. Oo, mamaya sa ating pagbabalik. Yusek Boy, thank you. And I'll see you next week. Okay, and see you next week. Advance happy birthday to Secretary Mon Lopez. Okay, sige, batiin na. Baga, tama, hindi na natin mababati siya sa Wednesday. Late na, no? So ngayon, binabati natin yan. Advance birthday greeting sa ating kalihin. Ayan. Okay, Yusek Boy. Mga kapatid, kami magbe-break lamang po at katulad ng sinabi ko sa pagbabalik natin, puntahan natin. Lipad tayo sa Eastern Visayas. Kumustahin po natin sila doon. Ito po ang TNK, hatid ng DTI sa Perfect Morning. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami. Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid ng Department of Trade and Industry dito po sa Perfect Morning. At kukumustahin nga po natin ang ating mga kapatid at mga negosyante, of course, sa Region 8. Pero bago po yan, ay TNK Balita muna po tayo. Isang livelihood program po ang inilunsad ng Department of Trade and Industry sa Family Laguna noong nakaraang linggo. Ginanap ang negosyo serbisyo sa barangay o NSB at ang Livelihood Seeding Program o LSB sa Municipal Covered Court Barangay Tunhak, Fami, Laguna. Libre po ang nasabing seminar. At sa ilalim ng kanilang proyektong NSB at LSP, layon po nitong mabigyang impormasyon at maturuan po ang mga kababayan natin gustong magsimula ng negosyo sa kanilang lugar. Itinuro ng DTI kung paano ang tamang business plan, pagkakaroon ng basic consumer rights and responsibilities at ang mga nakapaloob sa Consumers Act of the Philippines. Maraming micro micro, small, and medium enterprises ang dumalo po sa nasabing activity. Sa proyektong serbisyo sa barangay at livelihood seeding program, hangad po ng DTI na dumami pa ang matulungang kababayan na gustong magtayo po ng negosyo at makapagbigay pa rin ng maraming trabaho, lalo na ngayong apektado po ang lahat dahil sa COVID-19. Hangad din ng DTI na mapalago pa ang kabuhayan ng MSMEs na labis na naapektuhan dahil sa pandemya.
at kumustahin na po natin ang sitwasyon sa Region 8. Kasama po natin si Region 8 Regional Director Celerina Bato. Hi, ma'am! Hello, Cheryl! Kamusta po dyan? Kamusta po ang Eastern Visayas? It's been 7 months. Ano po? Masasabi po ba nating nakakabangon na? Okay, Cheryl. Before anything else, isang perfect morning din sa iyo, Cheryl, at kay Yusef Boy na nandito kanina. So magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa Radyo 5 92.3 News FM at sa mga nanonood via live stream tayo sa Facebook page ng Perfect Morning with Cheryl Cosim at ng Radyo 5. Of course, under the Trabaho, Negosyo, Consumer Program of the Department of Trade and Industry. So with regards to the business, nakabangon na, parang sa Yolanda, resilient ang ating mga MSMEs dito sa region. Cheryl, noted naman tayo na ano, kasi di ba nakabangon na rin kami nung sa Yolanda after that was in 2013. And slowly but surely, yung mga MSMEs natin ay nakabangon na from that devastating typhoon. Mm-hmm. So sa ngayon, it's COVID-19 pandemic, hindi lang Region 8. Kumbaga, may edge kami kasi naka-experience na kami before ng ano, parang devastating pandemic. Kumbaga, yung typhoon. And naalala ko po, last year, RD ay nagkaroon pa ho kayo ng Bahandi Trade Fair. Paalala yes, nyo nga po sa amin itong Bahandi Trade Fair at kamusta po ba yung ano po ba yung mga nagagawang tulong nitong Bahandi Trade Fair sa ating mga MSMEs? So last year in 2019, in fact we guested also in TV5 in the TNK. Had the Bahandi Regional Eastern Visayas Trade Fair. This was conducted sometime in October 2019. And alam mo, Cheryl, di ba yung target sales namin was 35 million? Alam mo kung magkano yung ano namin na sales? 44.13 million. Wow. That's cash and book sales. Yan. Mm-hmm. And we had 150 MSMEs exhibitors. So yung mga sectors na nag-exhibit were from the food and the non-food. Yung wearables and home styles, tapos yung processed food. So that was conducted at SM Mega Mall, but with this pandemic, so we will be going virtual. So, kasi wala pang face-to-face na trade fair kami na kinakandak so far because of this COVID-19 pandemic. So that will be on November 16 to 20, and we are expecting 85 exhibitors kasi problema namin yung connectivity dito sa Eastern Visayas. So if last year we had 150 exhibitors yung physical na trade fair, for this time, we will start with 85. Kasi there are some provinces that issue yung connectivity. Mm-hmm. Oh, well, may panahon pa naman po, di ba? Baka gusto nila munang during the trade fair, yung virtual fair natin, ay lumipat sila doon sa mga lugar or maaaring bigyan sila ng lugar na makapag-monitor, hindi po ba? Yun na during the days. Pwede. Diba? You don't wanna miss that, mga kapatid. Kumbagay, kung gusto, may paraan yan. Diba? Lalo na tayong mga Pilipino, mapamaraan naman tayo. I'm sure yung 85 po ninyo, baka posible pang madagdagan, ma'am. So maliban po, it's good to know na itong Bahandi ay hindi po mawawala, magpapatuloy. Nag-adapt po tayo, nagkaroon tayo ng adjustment. Ano pa ho ba yung mga proyektong ipinagpatuloy o sinimulan po ninyo sa Eastern Visayas para
magabayan at maalalayan po yung ating mga MSMEs ngayon pong panahon ng pandemya. Okay, Cheryl. Eastern Visayas is composed of 6 provinces. So that's Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar, and Northern Samar. So our assistance to our MSMEs, nagpa-follow kami yung 7M's framework in empowering the MSMEs. Yung actually, it's SECMON who is the author of these 7 M's. So mindset, we have mindset, we have mastery, we have also mentoring, we have money, machine, market access, and models of negosyo. So sa mindset, we were conducting entrepreneurial mindsetting sa mga MSMEs natin, most especially ang mga yung mga MSMEs na mag potential yung mag ano pa lang for negosyo. So we infuse an entrepreneurial mindset that is success and innovation driven and also collaborative and proactive. So we have conducted entrepreneurial mindset trainings under the mindset. While in the mastery, we have conducted trainings like simplified bookkeeping, kumbaga nagmamaster na yung MSMEs. So it is conducted in our negosyo centers. We teach the MSMEs to master the know-how and the how-tos of entrepreneurship. So from what they need to set up a business, yung mga basic rules of spotting market opportunities and also finding the product positioning and differentiation. So yung ginagamit na nila yung mga products nila. And then we also have product development under mastery. Then that's for mentoring, we have the Kapatid Mentor Me program. So may coaching and mentoring dito. We partner with our private sector members like Dago Negosyo. So 10 modules dito. So kumbaga before face-to-face, ngayon naka-online na naman ito. So we had already 40 graduates last October 1 and hopefully matadagdagan ito ng another 56 this coming December. So naman, we have the financing fora, yung access to finance with our financing arm, yung Small Business Corporation or the SB4. Then sa machine, meron kaming assistance sa mga MSMEs, yung shared service facility. Kasi kung may problema sila sa production, pero wala silang mga makina, yun. This is under our shared service facility. And of course, yung market access, meron kami mga trade fairs. Kumbaga before, we have the physical trade fairs. Ngayon, online siya, virtual. Online, virtual. Yes, and we also have the auto pubs. Yan. And at the last, the models of negosyo. So, binibigyan lalo na yung mga OFWs na gustong mag-invest. So, they're given the idea, business ideas under the models of negosyo. Sharing. At sa ating pagbabalik po, RD, ay kukumustahin ko dalawa sa na MSMEs mula po sa Eastern Visayas. Kumustahin natin sila. At ano nga ba, mga kapatid, ang naitulong po ng DTI para tuloy-tuloy na makapag-operate po sila kahit na may pandemya. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang trabaho, negosyo, consumer hatid ng DTI dito sa Perfect Morning. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. Together, we can beat the solution. B, bawal walang mask. I, isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. C, kumistansya ng 1 meter. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A, be the solution sa COVID-19.
Nagbabalik po kami dito sa trabaho, negosyo, consumer, hatid po ng DTI at kumustahin natin ang dalawa po sa mga MSMEs natin mula sa Eastern Visayas o Region 8. Kasama na po natin si Alan Orais ng Alboco Food Industry at si Ms. Renilda Quijon ng Lolo Bobby Handicraft. Hello. Perfect morning po, Ma'am Cheryl. At saka, perfect morning kay RD po. Perfect morning. Ayan o, si RD at yes, Ms. Renilda. Hello po sa inyo. Thank you for joining us. Okay, kamusta po kayo? Kamusta na ang inyong negosyo? Ano ba ang, I suppose, Alboco Food Industry, food business. And then, Lolo Bobby Handicraft na handicraft. Pero, paano kayo naapektuhan ng pandemya yung pong inyong negosyo? Ms. Renilda and Alan. Kasi last March po nung nagsimula ang ECQ, bali, hindi ko inakala na mabilis pala ang produkto namin. Hanggang umabot ng June. Oo. Mas maganda pa ang idinulot ng pandemya sa inyo. March, April, and May, medyo maganda pa po yung takbo ng negosyo. Ano ba ang ano nyo? Na, okay, you're in the food business. Anong mga food yan? Anong pagkain? Ang product po namin is yung peanut base. Meron kaming peanut butter, roasted peanuts, tsaka turon di mani. So, mm-hmm. Yun po ang product namin. Peanut based mm-hmm. products. At hindi mo in-expect na tatakbo pa rin, ano? Tatangkilikin pa rin kahit may pandemya. Yes, ma'am. Pero nung nagsimula ang June, July, August, naramdaman na po namin kasi wala na po movement yung products. So, tatlong buwan po, medyo mahirap na po yun. Kaya naghanap kami ng paraan paano ma-survive namin. Kaya gumawa kami ng promo. Pumupunta kami sa mga outlets ng mga clients namin para mag-organize ng promos. So, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, medyo challenging. Ano po yung naitulong o guidance at pag-assistance na naibigay po ng DTI para magpatuloy ang inyong operation? Ano po, yung mga seminars ng social media, malaki po rin ang tulong kasi nung una kaming nag-promo, walang social media. Tapos, hindi alam ng mga tao, medyo mahina, matumal po yung bentahan. Pero nung nagsimula akong mag-FB, social media, sa paraan din ng turo ng DTI, medyo may bumibisita na rin. Yung mga kakilala, pumupunta na rin. Tsaka yung word of mouth nila, na-spread out na rin. Nandun po talaga yung challenge, no? Lalo na kung medyo huli tayong nagsimula pagdating sa social media. Ito siguro, I'm sure, maraming realization, Alan, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng inyong social media account, yung presence ninyo ay mahalaga. Although, it's good to know na kahit na may pandemya tayo, ay kahit papaano, nandoon nagtutuloy-tuloy ang inyong operation. Sa inyo po, Ms. Renilda, kamusta po ang handicraft business ng Lolo Bobby Handicraft? Mula nung nag-ECQ, ma'am, talagang nag-stop kami sa namin production. Kasi yung handicraft is hindi masyadong hindi siya masyadong mabenta kasi hindi siya yung kailangan ng mga tao. Kaya nag-stop kami. Nagkabawi lang kami nung nag-virtual trade expo last July through the DTI. At yung social media din, yun ang malaking tulong sa amin. Na, but even before COVID-19, maano na kami sa may Facebook page na yung namin, company, kaya nakikita din naman kami sa Facebook. Mm-hmm.
Ano po yung mga programs na sinalihan po nila, yung pong mga assistance na ibigay din po ng DTI para po nga hindi mag-give up, ano, ayaw nating totally mahin to o talaga magsara ang isang negosyo. Ano po malaki, nakamalaking naitulong ang DTI po sa inyong mga negosyo? Ms. Renilda. Yung webinars, ma'am, marami silang webinars na binibigay sa amin. Tapos yung Virtual Trade Expo talaga ang isa sa malaking tulong nila. Tapos online selling din, tumutulong sila sa amin. Mm-hmm. Ilang buwan din ho, ano, Ms. Renilda, kayong nahinto ng production. And then sabi mo nga din, Alan, ay mabagal yung pag-usap ng negosyo. Pero ano, maliban sa social media, may ano yung discarding ginawa nyo para makayanan at makasurvive ang inyong negosyo under this pandemic? Sa amin, ikaw muna, Alan. Yung paglalagay po ng promos, kasi nilalagay namin yung isang booth na mayroong promo sa isang outlet, malaking outlets namin. Instead, yung unang plano namin, magbibigay kami ng free taste. Eh, pandemic nga, walang pera mga tao. So, ginawa namin, nagbigay na lang kami ng mga promos. Bahala na kung medyo malaki yung discounts, basta continuous yung selling namin. So, sa awa naman ng Diyos, medyo gumaganda naman ang takbo na rin, bumabalik na rin. Kasi yung mga promo na binibigay namin, pati yung mga outlets, kasi 1 week promo every outlets nila eh. O yung 1 week, after 1 week, marami nang bumabalik na mga tao doon. Naghahanap din ng promo. Gusto pa ng extra extended promo. Pero sabi nga natin, diba, kasi ang mahalaga naman at this point is at least man lang to survive. Unlike ayaw natin yung totaling masara or mahinto. Talagang ganun eh. Hindi lagi, di ba? Bilog naman ang mundo eh. Hindi naman laging nasa taas tayo. Pero at least, kung minsan man ay nasa bottom tayo, ay nakaka-survive pa rin. And there's no way to go but up again. Di ba? Okay. O yan, Alan. Ms. Renilda, kayo po. Sa amin naman, ma'am, ngayon, mas kumikita kami ngayon kasi yung produkto namin is yung soap dispenser, yung sabonera, yun ang mas mabenta namin ngayon. Kasi nga, parang essentials na siya kasi yung mga gumagawa ng factory ng sabon, sila yung buyers namin at this time. So, medyo kumikita din kami. Nako, sana may mga sample ba kayo mamaya? Pakita natin ha. Yung inyong mga produkto, pakita natin at ibandera natin, iyabang natin yan para lalong tangkilikin. Sa ating pagbabalik, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan kasama sina Alan, Ms. Renilda, and makakasama natin muli si RD Bato. Diyan lamang po kayo. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang TNK, hatid ng DTI sa Perfect Morning. Nagbabalik po kami dito sa TNK, hatid po ng DTI. Kasama pa rin po natin si RD, si Larina Bato, si Alan at si Renilda. RD, ito po, yung mga katulad ng mga negosyante na sina Alan at si Renilda, ano po yung siguro natin ng mga proyekto, programs po ng DTI para nga po hindi sila makasurvive at least man lang po yung mga negosyo nila? Okay, Cheryl. Yung mga initiatives na ginawa namin ng DTI para matulungan yung mga MSMEs. First, yung onboarding of assisted MSMEs through the e-commerce channels. So, as of now, there are already 2,449 MSMEs that were assisted and enrolled in the various e-commerce platforms, which include the new Virtual Trade Expo in partnership with
PLDT Ka-Asenso. So we also have the Negosyo Servisyo sa Barangay. This covers the 20 to 50% of barangays in municipalities with pockets of poverty. So nationwide ito na programa ng DTI, and it's Region 8 who has the highest target for this kasi marami kaming mga 4th to 6th class municipalities, and we were targeting for 645 barangays, and as of now, we already assisted 623 barangays, so konti na lang, papunta na kami doon, and we reached around 49,857 clients. Mahirap kasi yung face-to-face, and some of the LGUs do not allow yung face-to-face and mass gathering of yung mga taga-barangay. So nag-strategize na lang kami in batches 10, although it will take time talaga, pero we have no choice but to do that. So as of now, we have also provided livelihood kits, mga starter kits sa mga barangays natin. We have already provided 1,615 individuals. So we started the distribution only in September kasi yun nga, mahirap yung may mga ano, yung community quarantine protocols na fina-follow dito. And some of our LGUs are still under the MECQ, some are GCQ, and some are MGCQ. So mahirap talaga, even if you have already a schedule, like for instance, you schedule for a training or distribution of livelihood kit, minsan napopostpone because of the protocols. So we also have, as I mentioned earlier, yung shared service facility. So for this year, kahit may pandemic, nakapag-establish kami ng apat. That was before yung mga ano yon, yung mga quarantine protocols. So nakapag establish kami ng 4. So we have already a total of 109 established shared service facility in the region. So despite the pandemic, 477 were created jobs, and we have assisted 991 MSMEs under the shared service facility. Then for our Negosyo Center, we have established an additional of 11 NCs kahit naka-pandemic ha. That's good to know. 107 na lahat yung Negosyo Centers natin in the region. These are located in the local government units. So kayo ba, sila Alan Cuba at saka sina Renilda, kasama rin sila sa Negosyo Centers doon po sa mga pwesto natin? Yeah, we have Negosyo Centers. Kung wala sa LGU, the nearest LGU will cater to them. So, Miss Nilda is in Bato Leyte, di ba? You have a Negosyo Center. Yes, ma'am. And in Tacloban, of course, we have the Negosyo Center at the Tacloban City Hall. So, even if walang NC sa LGU mismo, the nearest Negosyo Center will cater to the needs of the MSMEs. Alan, Ms. Renilda, baka naman pwede makita yung ilan ninyong mga produkto at saka imbitahan nyo yung ating mga kapatid na tangkilikin ang inyong mga produkto. Ms. Nilda? Yes, so ma'am, ito po. Yung mga mahilig sa mga plants, andito po kami ma'am. Yung, mga plantita. Yes, po ma'am. Ito po, mga cocoa pots for hanging and meron din po so kami. So yan, ano, I'm made of coconut husk. Ayan, yung ano yan, yung pots ay coconut yan. Yes po, ma'am. Gawa sa bao yan. Bao. Ayun, sa bao. And also, ano pa po?
Ito po, ito yung coconut shell. Yung coconut lagayan shell din. Ayan, ma'am. Coconut shell po ito. Nakatawa. Yes, ito yung may order kami dito ngayon. Oo. Sabi mo nga, yung mga gumagawa ng sabon mismo, no? Naku, perfect. Okay. Yes po. Ito po, lagayan ng sabon. Soap. Na ano, mm-hmm. Yung bar. Soap bar. Mm-hmm. Ito po. Gawa din sa bao. Meron pa kami dito yung nahilig sa mga succulents. Ito po. Oh, that's nice. Oh, yes. Beautiful. So, ito yes. Pong mga yan ay maaari po nila makita lahat sa inyong FB page. Ano po ba yes, ang po, FB ma'am. Page ng, ng inyong Lolo Bobby? Lolo Bobby Handicraft po. Lahat ng produkto. At kasama ba kayo sa virtual ano? Kasama ba sila, ma'am, sa virtual trade fair? Yes, actually si Miss Renenilda, siya yung top seller yung virtual trade expo. Hindi ko po yan alam, ma'am. Top seller. Cash and book sales. That's great. That's good to know. At syempre, hahabol, Alan, ano ang iyong mga produkto? Ito po. Yeah. Ay galing sa native peanuts po natin. Sarap. Ito po yung turon, di man eh. Galing sa mga local farmers natin yung peanuts. Naturally grown po sila. Maabot na ba yan dito sa Metro Manila? Or yung mga gustong mag-resell dito sa Metro Manila, pwede sila? Yes ma'am, pwede po. Meron na po dyan. Opo. So para meron na rin po dyan. Sila, ano ang ating social media account? Yung sa FB Messenger ko na lang po. Alan Orais. Doon na lang po pwede silang magano o maghanap sila ng Albuco Food Industry para maipasok sila sa Messenger ko. Albuco Food Industry. Industry. Ayan. Opo. Ayan. So may IG na rin ba kayo? Dapat may Instagram account din. At saka FB, tapos talagang puro produkto nyo lang ang inyong ilalagay doon para mas madali kayong mahanap. Yes po. Gagawa po kami. Oo. Ayan. Medyo tip lang yon tip, para mas madali kayong mahanap. Again, thank you for joining us, Ma'alan, and good luck. At Ms. Renilda, thank you also. And RD Celerina Bato, siguro po huling mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon. Okay, I would like to thank CB5 and of course the DTI head office led by our very active and formidable DTI Secretary Ramon Lopez. He will be celebrating his birthday this coming Monday. And of course to the Mayor Undersecretary Boy Bismonte for giving us this opportunity to present our different programs and services as well as the interventions that we provided our micro, small, and medium enterprises. And I would like also to invite our viewers and listeners for our upcoming virtual, kumbaga first ito, virtual Bahandi Eastern Visayas Trade Fair that will be on November 16 to 20. So this is via Zoom, Facebook, and PLDT Kaasenso. So tatlong platforms gagamitin namin. So please visit our FB page, DTI Region 8 Eastern Visayas, and also the Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair for details. So, ang mga taga-Eastern Visayas, suportahin naton ini. Aton ini nga Bahandi Eastern Visayas Trade Fair. Maraming salamat po, Cheryl. Thank you, RD. Again, mga kapatid, go local, buy local. Ayan po, ito po yung malaking bagay po para sa ating mga MSMEs. Again, thank you for joining us, RD Bato, and Renilda, Ms. Renilda, yes. And Alan. Maraming pong salamat. Mga kapatid, para po sa mga inyo pong mga katanungan pa, ay maaari po kayong tumawag sa DTI Hotlines. Ayan po, sa 0956-091-6570 or sa 1-
0939-8841-DTI. Ayan, para mas madali po. Or bisitahin ang website ng DTI, www.dti.gov.ph. Again, thank you for joining us. I'll see you again tomorrow. Mga kapatid, usapang kalusugan po naman tayo bukas at pag-usapan natin ang depression on teenagers. Baka po may mga concerns po kayo, samahan niyo po kami ni Dr. Edwin Bien. Bukas, alas 10 po yan dito sa Perfect Morning. Stay safe, everyone. Thank you for joining us.